niya pa natapos yung ano ko, rhinoplasty ko. Nandito ako ngayon sa ano, sa Ace Medical Center sa Quezon City. Kasi nandito yung ano yun, nandito yung Icon Clinic. Ayan yung unang araw ng ilong ko. Masyadong parang ang sakit tingnan, ano? Pero ako. Ang pangalawang araw ng mukha ko, ayan, magang-waga ang itsura ko para akong inupakan ng tatlong tao ang mupak sa akin. At ganyan kamaga ang nangyari. Channel. Sa mga baguhan dito sa channel ko, please subscribe down below and hit the notification bell for more updates. For today's episode, pag-uusapan natin yung about sa rhinoplasty ko. Supposed to be guys, last January pa ako nag-update ito kasi it's been a year and 2 months since I had my rhinoplasty last January 7, 2019. Sa mga nagtatanong po at parang nag-message sa akin sa lahat ng social media accounts ko, maraming salamat sa inyo guys. I totally appreciate na nagme-message kayo at nagko-consult kayo sa akin. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi sobrang dami nyo actually. At saka, nagpagawa ako ng ilong ko sa ano, Icon Clinic lang sa Pilipinas. Ang doktor ko si Dr. Eric Yapuanco na mas kilala sa pangalang Doc Yapi. Makikita niyo siya sa IG guys. Actually, meron siyang IG account, meron din silang Facebook account. But to date kasi may sarili na silang ano, may sarili ng clinic si Doc talaga, nagpatayo siya ng I think that was it was just opened last year. Mention ko mamaya yung ano yung location ng clinic nila. Mention ko rin sa description ng video na to. Kasi pagawa kasi ako last year, ang yung clinic lang nila is nasa ano pa, nasa Ace Medical Center which is located in Muñoz. Pero gladly, nakalipat na si Doc. I believe nasa Ortigas na sila banda. But I'm not sure kung Ortigas. But tignan natin mamaya. But before anything else, gusto ko sanang magpasalamat sa lahat sa inyo guys. Saka, I think up to this day, there are, I believe nasa 13 or 14 ata sila na nagpaayos yun ang ilong nila simula nung nakita nila yung video ko yung upload ko ng February last year. At thankful ako sa inyo lahat guys na kahit papano nakatulong yung mga yung konting kaalaman lang, yung konting proseso na pinakita ko sa inyo kung saan ako nagpagawa. Maraming salamat sa inyo guys for keep messaging me and for keep consulting me and for showing me na sa mga sa progress ninyo, sa mga nangyayari sa ilong nyo at kung ano yung dapat nyong gawin. Salamat sa inyo. Actually, hindi ako tamang tao na mapagtatanungin sa lahat ng yun. To be honest, kasi hindi naman ako expert sa ganun. Sinishare ko lang naman yung kaalaman ko, yung base din sa naranasan ko when I have my own rhinoplasty din. So, but anyway, I'm so thankful sa inyo lahat kasi kinukonsider niyo ako na reliable source of information sa about sa rhinoplasty at sa pagpapagawa ng ilong. Ang location actually ng Icon Clinic guys is located in Unit G3 288 Ortigas Avenue, corner Roosevelt Street, Greenhills, San Juan City, Metro Manila, Philippines. May mention ko sa inyo sa baba ng ano ng description ng video na to. Saka yung contact number din nila at kung sino, which I believe ang si Audrey pa rin ata yung ano nila, yung main coordinator kung saan kayo makikipag-coordinate para makakuha kayo ng slot. It takes some time guys kasi always loaded ang Icon Clinic gawa ng napakadami na pinilang customers. Ang rich kasi ng customers nila worldwide na din. So, from time to time, kailangan nyo talaga makipag-coordinate kay Audrey. Ano nila, yung coordinator talaga na nagsiset ng dates kung kailan kayo dapat mag-undergo ng rhinoplasty. I mean. So, ayun. So, I believe yun pa rin yung number na ginamit ni Audrey. I-mention ko pa rin sa description ng video na to para ma-contact nyo siya anytime at ma-coordinate. At kung may mga tanong man din kayo, technical questions naman, si Doc Yapi actually nagsumasagot sa lahat ng questions niyo whatever it is regarding sa rhinoplasty. Actually kasi hindi lang naman rhinoplasty yung ino-offer ng Icon Clinic. Marami rin silang services na ino-offer. But I suggest i-visit niyo yung website nila o dahil kayo makipag-usap kay Doc Yapi. Actually si Doc Yapi, sabi ko nga, meron siyang IG account at nagre-respond siya doon every now and then talaga sa lahat ng mga nagtatanong. Kaya i-visit niyo yung IG account niya guys, saka yung ano niya, yung sa yung website nila. Just in case kung ano man yung gusto niyo mga malaman about pa sa Icon Clinic. Actually, itong video na to hindi to sponsored guys. Kusa ko siyang binibigay na information sa inyo kasi gusto kong makatulong. Gusto kong sa mga
Ito ay doon lang naman sa mga taong gustong magpaayos ng ilong, ha? I have nothing against rhinoplasty sa lahat ng proseso ng pagpapaayos ng muka, ng ilong, ng katawan. Kasi it's a choice. Saka hindi mo ito gagawin para sa ibang tao just because para lang magustuhan kanila. Kasi ako, honestly, ang ginawa ko lang naman talaga itong rhinoplasty ko na to because I wanted to boost my self-confidence. Sabi ko nga sa noon akong video noon, hindi ko siya ginawa just for the sake of anyone. Saka sa lahat ng gustong magpaayos ng ilong at wala pang kakayahang ipagawa yan at this very moment of time, kapit lang kayo guys. In time, pag nagkaroon kayo ng chance, ipaayos ang features nyo, then go for it. Huwag kayo magkatubiling ano. Kung may mga tanong man kayo regarding doon, you can always message me anywhere sa lahat ng social media accounts ko. I'll share all the information I know based on my own experience lang naman. Yun guys. Saka, kapit lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ganun lang naman. Ako din naman kasi hindi rin agad na nagawa ko siya. Kasi syempre, malaking halaga rin siya. Kailangan mo siyang pag-ipunan kung wala pa talagang sapat na sources para ipagawa yung gusto mong mangyari sa mukha mo, sa ilong mo, or whichever part of your body. Yun. Anyway, ngayon, guys, ito na yung itsura talaga ng ilong ko. Ayan siya ngayon, guys, to date. Ayan yung harapan ng ilong ko. Ayan. Yung gilid. Kabila. Yung, ayan. Ayan siya, guys. Ayan yung 1 year na ano talaga. Itong tip talaga ng nose ko, ito. Ang daming nagtatanong kasi na nagagalaw ko ba siya? Ito dito. Actually, nagagalaw ko na napipisil ko nga ito dito. Pero ito talagang tip, to be honest, sa mga nagtatanong. I don't think so na babalik pa siya dati yung bangang, yung parang ano, elastic siya. Ito kasi, syempre, may nilagay sa tip ko na cartilage siya. Saka yung ano, yung Gore-Tex na pinangtapal dito. So, matigas talaga siya, to be honest. Kasi I'm not sure kung sa iba. Comment down below kung sa inyo, sa mga nagpagawa ng ilong, kung ang ano nyo ba dito sa tip ng nose nyo. Ano, kung ano ba siya, yung parang napipisil nyo pa rin. I mean, what I mean to say is yung malambot. Sa akin kasi talaga, hindi siya malambot. Matigas siya, to be honest. Oo, matigas to, ito dito banda. Pero which, normal, kasi nagpagawa na ako, may foreign material na pinasok sa ilong ko. Aside sa kinuha ng cartilage ng tenga ko. Ah, speaking of cartilage ng tenga, ito yung tenga ko, guys, na kung saan hinarvest yung ano. Dito kasi hinarvest yung cartilage na pinalagay sa pinaka-tip ng nose ko. Ayan siya, guys. Sobrang heal na. Kahit wala na talaga siyang ano. Kasi syempre, isang 14 months na rin yung nakalipas eh. Pero yun yung itsura ng ano, yung tenga ko din, kung saan hinarvest yung cartilage niya. Okay na siya actually lahat. Saka, sa mga nagtatanong din nga kung paano daw pag nasagi ko siya or na minsan ba nasagi ko na siya. Ano, oo, minsan, somehow. Pero yun nga, pag ano kasi, pag nagpagawa ka talaga kasi siguro ng ilong, aware ka din kasi na pinaayos mo yung ilong mo. So it means to say, parang you're always anticipating na wag siyang masagi, wag siyang matamaan, wag siyang maano. Kasi syempre, masakit po siya pag natamaan siguro ng sobrang ano. Kahit naman siguro hindi ka pa nagpaayos ng ilong, masakit naman talaga pag matamaan yung ilong mo ng sobrang tama talaga, di ba? Paano pa kaya ting sa akin na ano, na meron na pinaayos na talaga? So, but so far naman, never siya, by the grace of God, never naman nangyari na natamaan siya talaga ng ano, ng todo, na ano. Minsan lang kasi nasasagi ko siya pag ano, wow, kasi matangis siya sa akin. So minsan nasasagi ko siya. Hindi, minsan lang naman. Ayan yung ano, yan yung itsura niya actually ngayon, guys. May moments na minsan nasasabi ko, ayan, tangas ang ilong ko. Minsan naman, ay, parang pangit ang ilong ko. Ganun moments. But so far, by the grace of God, okay na siya. Super healed na din. Sa mga nagtatanong din kung gaano katagal bago siya nag-form, somehow sa akin kasi, sa natatandaan ko sa proseso ng healing ko, it's between 3 to 6 months talaga bago ko siya nakitang naging mas maayos ang itsura ng ilong ko. Kasi nang yung 1 month pa talaga sa lahat ng nagtatanong, sa lahat ng nagme-message sa akin kung anong naging itsura ng ilong nila, after a month talaga, guys, okay kayong mag-expect na parang sili lang yan na aahang agad. Hindi, ah. Siyempre, yung 1 month kasi talaga magang-maga pa yung dito banda ko. Kasi siyempre, may pinasok nga na foreign material sa ilong ko.
So, kahit din sa mga nagpapagawa din, huwag kayong mabahala kung bakit ganito agad yung itsura ng ilong nyo, bakit pangit ng itsura ng ilong nyo. We all have the same process. Even me, ako noon, I was still in my healing process. Bakit iba yung itsura? Bakit ganito, ganyan? Of course, kasi syempre, sugat siya, guys. Nasa loob yung sugat mismo ng ilong natin. At hindi naman agad-agad nag-heal yun. Baga, parang puso mo lang bawa. Kasi pag nasugatan, syempre it will take time nang maghilom yung sugat doon. Kaya lalo na yung sugat talaga hindi siya sa kahit nga dito yung sa gilid lang ng ilong ko, it takes a month bago nawala yung pero paano na lang yung sa loob talaga na hindi siya exposed. So mas matagal yung healing process niya, which is all you need to have is basically to have more and lots of patience. 'Yon ang kailangan yung panghawakan talaga. Kasi yun yung kailangan nyo as it progress na from day to day na nag-heal din yung ilong nyo. So makikita nyo rin yung slowly progress niya na nag-iiba rin yung forma ng ilong nyo. Yun! And shout out kay Doc Yapi. Doc, maraming salamat sa'yo for giving me my nose na ganito. I'm satisfied. I'm totally satisfied of what you've done in my nose and I'm so thankful about it. Kasi hindi lang ako yung natulungan mo, sobrang dami na rin yung natulungan mo na ma-achieve yung look, ma-achieve yung nose na gusto nilang ma-attain sa buhay. Wow, sa buhay talaga. Yeah, thank you Doc so much. Shout out sa iyo at sa lahat ng nurses mo, sa lahat ng mga naging katulong mo sa buong company niyo po Doc, sa buong clinic niyo po. Sobrang salamat sa iyo. Thank you Doc. At sa lahat ng mga gustong magpaayos ng ilong, sa lahat ng gustong magpa-enhance ang ilong nyo, you can always message Doc Yapi anytime. I believe nag-response naman siya. At sa lahat ng mga may mga concerns about kung saan magpa-book, you can always message me guys. I do response though. Sometimes hindi man ako nakapag-response sa inyo agad kasi I have my work, but I'm trying my best to respond all your questions. Just keep messaging me. I'll try to respond as much as possible. Ayun guys, that's it for now para makita nyo lang yung update ng ilong ko. And so guys. See you guys in my next vlog!